Okay, magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Magandang hapon sa magandang hapon mga kids. Kumusta po kayo? Good afternoon. Everyone, good afternoon, Nigel. Good afternoon po. Afternoon. Okay, mag-start na po. Good afternoon. Mag-start na po tayo sa ating Bible study for kids. At ang magtuturo po sa atin ngayon ay si Teacher Jonathan. Pero bago pa bayan, tayo po muna ay umawit ng isang hymn. Awitin po natin ang Onward Christian Soldiers. Sa mga nandito po sa church last Sunday, ito po yung mga boses po natin last Sunday na na-record po ni Pastor.
tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat sa hapong ito, sa pagtipo ninyo sa mga kabataang ito para sa online Bible study. At naniniwala kami, O Diyos, na kung ang inyong salita ang aming ipapahayag ay hindi ito babalik sa inyo sa walang kabuluhan. Kaya tulungan po ninyo ang inyong mga ngaral sa hapong ito na way maging lantad ang mensahe ng Ebanghelyo sa aming Panginoong Hesukristo. At nawa po, O Diyos, ay ihanda ninyo ang puso at isipan ng mga children na ito. Tulungan ninyo si Teacher Jonathan na magtuturo. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, good afternoon once again. Let's now welcome once again Teacher Jonathan. Hey, narinig ba ako lahat? Opo! Okay, wait lang. Opo! Ano nangyari sa video? Camera ko. Wait lang, yung camera ko easy pa lang ha. Ayan, nakita na ako. Ayan, okay, so, hi, Jevania. Okay, hi, Nika Rivales. Braille, Caitlin, tama ba ako sa pangalan mo? Tama ba? Okay. Hanjeb, Nigel, Manuel, Mira, hello, Sophia, and hello. Melia, Natalie, hello, and Nika Marvales, and hello sa... So, magandang araw sa inyo. Ayan, kita ako, di ba? O sige, ngayon, mag-share na akong screen sa ating next, sa ating... Pastor, yung ano po, host disabled participant screen. Okay na. Okay, good. Thank you po. Ayan, so, itong lesson natin ngayon, okay? Biyaya para sa mga Gibeonita. Okay, taong Gibeonita or Gibeonite sa English. Kumbaga sa Pilipinas, Filipino. Okay, yan ay mga tao. So, mga bata, ano ba yung mga huling lugar na napuntahan natin sa ating mga pag-aaral? Pwede nyo i-chat or isabihin. Ano yung mga lugar na nabanggit sa mga huling pag-aaral natin? Jericho. Oh, tama. Jericho, di ba? Nasira nila yung wall. Ano pa? Sige, may isang nag-chat. AI. Tama, AI. Hindi siya artificial intelligence, ano siya? Lugar siya. Okay, yun yung mga huling lugar. So, importante yun kasi ang mga tao mamaya, malaman natin bakit ito importante. Okay, so Jericho, ayun yung Jericho, at saka yung AI. Kita nyo ba yung, ano, yung pictures? Kita nyo naman, di ba? Okay, good. So, yun yung Jericho at AI. So, yun yung nasira nila, nasakop nila. So, nang masakop ng mga Israelita ang lungsod ng Jericho at AI laban sa kanilang mga kaaway, nahulugan nito na alam, may lamang na sila. Okay, so, kasi importante yung mga lugar na yan para masakop na yung mga susunod pang katabing lugar. Okay? And, at dahil dito, nagkaroon ng higit na kahandaan upang sakupin ang kabuong lupain ng Kanaan. Okay, mga bata, ang Jericho at AI ay parte lamang ng Kanaan. Pero importante itong lugar na to. Saan ba ang capital ng Philippines? Mga bata. Manila. Okay. Ang Manila ay magandang lugar niya dahil tabi ng Pampang at saka tagusan siya ng maraming lalawigan. So parang Jericho at AI yan sa mapa. Okay. So gagalaw na tayo. Ayan. Ang mga Israelita ay ang himpilan nila o ang base nila ay nasa Gilgal. Okay, ikita nyo ba sa mapa sa inyong Gilgal? Mga bata? Kita ba? Opo. Oh, sige, lahat ng nakikita nyong Hittites, Canaanites, yun yung kalaban nila na o yan yung mga kailangan pa nilang sakuping lugar. Okay, ngunit ang lupain ay hindi basta-basta makamtan. Nang walang laban. Ano ang mga taong nandun, mga bata? Ano-ano? Basahin natin, ha? O, sino gusto magbasa? O, Giovanna, Josh. Ano mga Heteo? Ano pa? Basa. Canaanites,
Jebusites, Hivites, Jebusites, Amorites. Okay, lahat sila ay nagkampi laban sa Israel. Okay, kasi ayaw nila bigay lugar nila. Alam nyo ba lahat basketball? Lahat ba kayo alam yung basketball? Mga bata? Alam nyo ba yung basketball? Oo! Oh. Paghawak mo yung bola, bibigay mo ba sa kalaban mo? Hindi. Di ba hindi? Ipapasa mo sa kampe mo o ikaw ang may hawak? Tulad nila to. Hindi, ayaw na naman na ibigay lang agad yung lupain. Siyempre, paglalaban nila yan. Ganon ang nangyayari ngayon. Okay, so sana maintindihan natin. Naintindihan ba mga bata? May katanungan ba? Wala? Okay. Ayan. Yan sila. Nagtitipon-tipon. Marami ba sila mga bata? Di ba? Madami. So, sa simula, ang mga tao sa lugar ay takot. Kasi alam nila, Israelita, lalakas eh. Labanan ng Israelita. Ngunit ngayon, sila ay matapang. Bakit sila kaya matapang, mga bata? Sino gusto sumagot or mag-chat? Bakit matapang ang mga tao ngayon? Kaya niyan. Tingnan natin kung gets nyo. Kasama nila ang Panginoon. Ay, hindi. Kalaban yan. Yung kalaban niya ng Israel ang matatapang. Pero tama sagot mo, Israel matapang kasi kasama ang Panginoon. Pero yung mga kalaban nila, bakit kaya matapang ngayon? Na magkakasama. Tama, magkakasama sila. Di ba kung mas marami kayo, matapang kayo, ganun ang naramdaman ng mga tao ngayon. At saka isa pa, nabalitaan ng mga tao sa lugar na yon na maaring narinig nilang balita ng pagkatalo ng Israelita laban sa AI. So, natalo sila. So, naisip ng mga tao, mahina sila ngayon. Okay? So, may tapang sila ngayon. Ayan, tingnan natin to. Basahin. Sino gusto magbasa? Sino gusto magbasa? O, ikaw. Sige. Josh. So, mamaya, iba naman. O, Josh, basa. No, wait lang po. I'm just going to explain. I noticed something po. In the very left, that's the main currency. Ang mga taong ito ay narinahan sa buong lupag pangako. Kaya sa mga Israelita ay napapalibutan ng kalaban. Sorry. So, naninirayan sila dyan sa lahat na yan. Okay? So, isipin natin, andito yung Israelita, kunwari, tapos lahat ng kalaban nila, napapalibutan sila. Okay, so ganun yung nangyari ngayon. So mamaya makita natin yan, ha? So, move tayo. Makakaaway nito yan pala. Ngunit, hindi lahat ng Hebeo, ang mga Hebeo ay yung mga nakatira dyan, hindi lahat ng Hebeo handang lumaban. So, iba sa kanila, may kaalaman at may iniisip na plano. At, yun nga yung title ng topic natin. Ay, sila ay ang Jebuseo. Okay, mga Jebuseo. Okay, sa siyudad ng Gibeon, isang lugar sa Canaan, na bayan ng Kefira, Beirut, at Kiryat Jearim, ang mga tao doon ay nagtipon-tipon. So, pag nagtipon-tipon, nag-uusap sila. Dahil sila ay puno ng takot at hindi alam anong gagawin. Minsan ba hindi nyo alam anong gagawin sa mga bagay-bagay, mga bata? Di ba? Kunwari, hindi nyo alam paano lutuin to. Hindi nyo alam paano ayusin yung laruan nyo. So sila parang nagtataka ano bang gagawin nila ngayon. So nag-usap-usap sila. Okay, nabasa. Alam nila, okay, aware sila. Pag sinabi mong aware, may kaalaman sila. Okay, sino gusto magbasa nito? Tating si Lorraine. Andiyan ba si Lorraine? Apo, apo. Ah, ikaw, basa. Alam nila na sinabi ng Panginoon sa mga Israelita na huwag gumawa ng anumang kasunduan kanino man sa Kanaan at lipulin lahat ng naninirahan sa lupaing iyon dahil sa kanilang kasamaan. Sa halip na sumali sa mga nagtitipon upang makipaglaban sa mga Israelita,
Ang mga Gibeonita ay gumawa ng plano upang maligtas ang kanilang buhay. Okay, so thank you, Lorraine. Okay, sabi dito, alam nila na sinabi ng Panginoon sa Israelita. So, may connection. Alam nila yan, di ba? Na may kasundo, na huwag gumawa ng anumang kasunduan kanino man sa Kanaan. Okay? So, parte ba ng Jebusey, ang mga Jebuseyo ba nasa Kanaan? Sila ay nasa Kanaan. Okay? So, ang mga Jebuseyo ay alam nila na hindi, ang mga Israelita ay hindi gagawa ng kasunduan sa kanila dahil inutos to ng Panginoon. Gets nyo ba? Okay, ulitin ko mabilis ha. Alam ng Jebuseyo na ang mga Israelita ay hindi makikipagkasunduan sa kanila dahil sinabi sa mga Israelita ng Panginoon na bawal. Okay. At sinabi ng Panginoon sa Israelita, lipulin, patayin lahat ng naninirahan sa lupaing iyon dahil sa kanilang kasamaan. Okay, so gagawin dapat yun ng Israel. Kaya, ang ginawa nila ay isang planong kakaiba. Makikita natin yung plano na yun. Okay? Alam nyo ba yung plano? Plan, strategy, di ba? Pag naglalaro tayo, may strategy tayo. Yun din meron sila, makikita natin. Ayan. So, nasaan ang bata, mga bata, nasaan ang himpilan or yung base ng Israel nung panahon yan? Nasaan sila? Gilgal. Gilgal, tama. Thank you. Sino sumagot nun? Nakikinig ka. Ayos yan, ha? Thank you. Nigel, si Nigel. Nigel, thank you, Nigel, ha? Wait lang. Something... Okay, so... Wait lang, ha? At ganun. So, mga bata, nasa Gilgal ang Israel. At ito ang lugar ng Gibeon. Malayo ba o malapit? Malayo po. Malayo. Kasi isipin niyo yung mapa natin, malaki. Malaki yan, talaga. Sobrang liit natin pag nandyan. Okay. So, ilang araw daw bago makarating mula Gibeon hanggang Gilgal? Gibeon hanggang Gilgal. Ilang araw? Base sa... Ito, oh. Oh. 3 days. Tama si Brielle. Pinakita niya sa kamay niya. 3 days. 3 araw na paglalakad. Sa panahong nila, oh, matagal yan, malayo. Pero, base sa mapa, base sa usapan nila, malapit na yon, okay? Para sa kanila, malapit na yon. So, pasok sila sa bawal makipag-alyansa, bawal makipagkasunduan. Okay? So, 3 araw yung layo. Ayan, yan yung mga Gibeonites or Gibeonites yan, mga Gibeonites. So, sila ay papunta sa Israel. Okay, sino gusto magbasa ng plano nila? Gabriel, basahin mo. At ng mga embahador ay lumisan kasama ang kanilang mga asno dahil dala-dala nila ay mga lumang lalagyan ng gamit at inumin. Nagsuot sila ng lumang sandalyas at ang tinapay na dala nila ay puno at inaabag. Okay. Enzo or Elise? Enzo, Elise Mirabales. Ano yung mga dala nila? Anong mga dala nila? Enzo? Andiyan kayo? Or... Ah, sige, pwedeng iba. Go, Enzo. Ano yung mga dala nila, Enzo? I don't know. Sige. Iba naman. Sige, sino may alam? Ano yung mga dala nila? Mga bata, ano yung dala nila? Luma. Ayan. Dila ay lumang lalagyan ng gamit at inumin. Nagsuot sila ng lumang sandalias at ang tinapay na dala nila ay tuyo na at inaamag. Mga bata, nakapag-akit na ba kayo ng bundok or pumunta na kayo sa mga dagat noon, di ba?
Yeah, or nagpunta kayo sa mga field trip nyo. Pag alis ba kayo, ang dadalhin nyo ay mga lumang suot or mga pagkain na dadalhin nyo ay mga panis na or di na pwedeng kainin? Hindi po. Hindi? Bakit hindi? Siyempre gusto nyo maging maayos, maging masaya, di ba? Oh. Tapos sabi dito, lumang sandalias o lumang sapatos. Tingnan nyo. Kita nyo ba lahat to? Okay. So, nagdala ko ng lumang sapatos. Okay, tingnan ko lang ah. So, luma na to kasi tingnan nyo oh. Tapos natutuklap-tuklap na siya. Kita ba na lahat yung sapatos? O, di ba? Tapos natutuklap na to. So, luma siya, di ba? Kumpara natin sa parang medyo bago-bago, na maalikabok lang, na wala pang natutuklap-tuklap. So, yung mga dala ng Jebusites ay mga lumang gamit at mga lumang pagkain. Mamaya natin malalaman na, di ba kakaiba? Di ba? Malalaman natin mamaya. Ayan. Pumunta sila sa Gilgal sa mga Israelites. Di ba? So, sinabi nila kay Josue ay, ano sinabi nila? Sino gusto magsabi ng sinabi nila? Sino gusto magbasa? Okay. Sige, go. Basa, basa. Na makarating sila sa himpilan ng mga Israelita, sinabi nila kay Josue at sa mga taong kasama nila, nang galing kami sa malayong lupain, pumarito kami upang humingi ng kasunduan ng kapayapaan. Yan. Okay, sinabi nila, nang galing kami sa malayo. Totoo naman malayo, pero hindi sobrang layo. May mga lumang malalaki. Sinabi nila, nang galing kami sa malayo. Totoo. Wait lang, anong... hello, narinig niyo ako? Ayan. Nanggaling sila sa malayong lugar, lupain, pero hindi totoo yun kasi medyo malapit na. Tapos, pumunta sila doon upang humingi ng kasunduang pangkapayapaan or peace treaty. Okay, para walang gera. So, tinignan sila ni Joshua. Sabi ni Joshua, sino gusto? Si malalim boses, si G-Boy. James. Andiyan ka ba, James? Wait lang po. Baba. Ah, sige. Ah, wala. Andiyan si James. Sige, iba na lang. Iba na lang. Ay. Ah, sige, go. Basa na. Paano namin malalaman hindi kayo naninirahan na malapit dito? Tanong ni Josue. Dahil kung kayo nga, hindi kami maaaring makipagsundo sa inyo. Ayan, di ba? So, susuriin sila ngayon ni Joshua. Kasi, aalamin niya kung hindi pa kayo naninirahan dito malapit. Naalala niyo ba yung mga suot at pagkain na dala nila? Yun yung maging basihan. Ayan. Itong tinapay na dala namin bago nung niluto doon. Pag alis namin, ngayon luma na. Yung mga lalagyan na nagamit na dala daw nila bago at ngayon luma na dahil napagod na sa biyahe. At yung sapatos nilang o yung sandalias nilang bago nagluma dahil sa kakalakad. Kayo mga bata, kung ito pinakita sa inyo, maniniwala kayo? Mga bata. Na, di ba, nakakaloko, di ba? So sila ay manloloko. Maniniwala siya, si Joshua, kasi parang totoo yung pinapakita eh. So, yan sila. Sinuri niya yung mga gamit nila. Ngunit hindi sila humingi ng gabay. Okay, so yun yung importante doon, mga bata. Diba? Sinuri ni Joshua ang mga gamit nila. Ngunit hindi sila humingi ng gabay at tulong sa Panginoon. Wala, kasi parang isip nila normal na bagay lang to. Hindi nila naisip ng bawat ginagawa natin sa mundong to ay dapat humingi tayo ng gabay at tulong sa Panginoon. So, nakipagkasundo sila. At ang mga pinuno, isipin niyo, pinuno na at si Joshua pa, tapos wala, inisip nila, mga matatalino naman kami na magsuri nito. Yun, sumang-ayon sila at nanumpa sila or nag-promise sila na hindi namin kayo papatayin. Sa mga bata, paano kayo nagpa-promise sa isa't isa? Ano yung madalas yung naririnig? Diba? Mga bata, sa mga pinapanood nyo,
ano yung mga sinasabing promise? Pinky? Alam nyo ba yan, mga bata? Pinky swear? Pinky promise. Oh, pinky promise. Di ba nakikita nyo sa mga Disney princesses? I promise na hindi ko siya ano eh. Di ba? Tapos sinasabi ni Bo, cross my heart. Di ba napapanood nyo yan? Pero dito, mga bata, pag sila ay nagkasundo at nagkaroon ng panunumpa, yan ay sobrang bigat. Hindi po, at maling sirain yon. Maling hindi ito pa rin yun. Okay? So yon, nag-good na sila. Pero after mga ilang araw, nalaman ng mga Israelita na yung mga yon ay hindi pala galing sa malalayo. Sila ay nasaan lang? Malapit lang. Okay? Sino gusto magbasa? Sino gusto magbasa? Sophia and Melia, kaya nyo na magbasa? Or ilang taon ba si kayo? Ah, sige, basa. Ayan ang Sophia. Ah, lakasan niyo po yung on the boss, no? Ang mga tao ng Israel ay nagreklamo sa mga pinuno at bakit natanggap ang kasunduan dahil tayo ay nanumpa sa harap ng Panginoon. Hindi natin pwedeng galawin ang mga Gibeonita at ang galit ng Panginoon ay papa sa atin kung sa sisirain natin pangako ito. Ayan, totoo. Nag-usap-usap sila. At kung hindi nila sinunod yung sinabi nilang pangako, yung galit ng Panginoon ay papa sa kanila. Kasi hindi lang sila nangako sa harap ng tao, nangako sila sa harap ng Panginoon. Di ba? Kita ng Panginoon ang lahat ng bagay. So pag nangako ka, hindi ka lang nangako sa tao, nangako ka rin sa harap ng Panginoon. Kaya di ba sa wedding o sa kasal, kayo ay kinasal sa harap ng Panginoon. Sila ay nangako sa mga Gibeonita sa harap ng Panginoon. Kaya kung sinira nila ito, lagot sila. At alam nila yon, di ba? Kasi kilala nila ang Panginoon. Alam nila yon. So kinausap sila ni Joshua. O mga bata, bago sila kausapin ni Joshua, kayo, kung niloko kayo, anong mararamdaman nyo? Kung niloko kayo, anong mararamdaman nyo? Sino gusto magsagot? O Gail. Si Gail. Si nagsagot nun? Sorry. Magalit. Oh, magagalit, di ba? Maiinis. Kasi, ba't mo niloko? Yung una kang punta, nagtiwala ako sa'yo. So, yun, inis si Joshua. Kita niyo ba yung mukha ni Joshua? Di ba, parang inis, oh, di ba? Sa drawing. So, totoo, kinausap ni Joshua ang mga Gibeonita. Ba't kayo nagsinungaling sa amin? At sinabi na naniniran kayo sa isang malayong lupain kung nakatira lamang kayo malapit sa aming himpilan. Di ba? At yeah, after niya magtanong, sasagutin naman ng mga tao ito. Ginawa namin ito sapagkat iniutos ng Panginoon mong Diyos kay Moises na ibigay sa inyo ang buong lupa na ito at lipulin ang lahat na nandoon. Ngayon kami ay nasa iyong awa upang gawin sa amin ang anumang iniisip mong tama. So mga bata, alam nila na yung pangako. So sinabi nila yung ano. So, ano ginawa ni Joshua? Ginamit ni Joshua ang mga Gibeonita upang sila ay maging manggagawa para sa mga Israel at sa altar ng Panginoon. Okay? So, naging maganda ba? Meron bang... So, naging worker sila kasi mga panahon yan, papunta palang Israel dyan. Naintindihan niyo yung story ang mga bata. Bago tayo dumapo sa mga ano aral, may mga katanungan pa kayo. O mga gustong idagdag? Mga bata.
tanong lang kayo. May katanungan ba? Hintayin lang natin for a few or 1 minute. Okay, dapo tayo sa aral. Ano kayong mga aral na natutunan nyo, mga bata? Ano mga aral na natutunan nyo? Lumapit muna sa Panginoon. Oh, sige, lumapit sa Panginoon. Tama, importante yun. Lumapit sa Panginoon kung may gagawin. O, nagtataas sa kamay si Brian. Brian, ano natutunan mo? Same. Good, thank you. Ano pa? Ano pa natutunan yung aral? Yung gusto nyo i-share sa mga kaklase nyo dito? I-mute nyo, tanggalin nyo yung mute, salita lang kayo. Hintay natin. O i-chat. Ano, Nigel, ulitin mo? Tama, masamang manloko, di ba? Masakit pag ikaw ang niloko, masama manloko dahil ito'y pagsismungaling at gusto mong lokohin yung tao. Okay, so ngayon dapo naman tayo sa mga aral. Ang mga Israelita ay nalinlang dahil hindi sila humingi ng payo mula sa Panginoon. So yung nagsagot kanina, si Briel, at nung nagsalita, hindi ko nakuha yung pangalan. Lorraine. Tama kayo? Sino? Lorraine. Ayan, thank you, Lorraine. Hindi sila humingi ng payo mula sa Panginoon. At kung hindi ka talaga humingi ng payo, in most of instances, sa part ng Bible, mali-mali nangyari kasi hindi ka humingi ng payo eh. Ang rason nun, kayabangan. Dito tayo dapo. Ang pagtitiwala sa ating karunungan ay kangalan, di ba? Walang-wala tayo talaga. Yung iniisip ng talino nyo, walang-wala sa ng Panginoon, di ba? Ito pa. Gayunman, sina Josue at ang mga Pinuno Israelita ay tinutupad sa kanilang salita. Naunawaan nila ang kailangan tuparin ang mga matuwid na panunumpa. Okay, so yun din, kung ikaw ay nag-promise or nanumpa, gagawin mo. At yun ang ginawa ni Joshua at ng mga Pinuno ng Israel. Hindi nila pinaslang ang mga Gibeonita. Okay? Mga bata, nararapat bang mabuhay ang Gibeonita? Hindi. Ngunit, nakatanggap sila ng biyaya. Okay, so lahat yung grace kasi lahat ng tao na mga kasama nila, namatay lahat, sila nabuhay. Deserve ba nila yon dahil nanloko sila? Hindi. Lahat natanggap nila, hindi nila deserve yon. Bagaman, naawa sa kanilang Panginoon, bagaman ito ay kanilang naisip sa parang upang maligtas, yung biyayang yon na nagkaroon sila ay ano, pinagkalob ng Panginoon. Bungas dahil yung natanong. Okay? Hindi mo ba napansin? Naniwala sila, sumampalataya sila sa salita ng Diyos kay Moses na nagbigay ng tagumpay sa mga Israel laban sa lahat ng kanilang away. O isa pa yon, sila ay naniwala na yung panahon ni Moises na nagbigay ng tagumpay. So yung maganda yun kasi iba, inaasar or minamak yung, ay hindi naman totoo yung Panginoon nyo, Moises. Pero sila, naniwala. O isa rin yung magandang bagay. Okay? Hindi katuwiran ang kanilang pagiging tuso o manloko, ngunit yun ay sinakop pa rin ang biyaya ng Diyos. Bagaman narapat silang mamatay nga dahil sa kanila, pero pinakitaan pa rin sila ng grace of God. So makita nyo yung grace na natatanggap natin everyday. Hindi natin deserve to, but truly graceful si God sa atin. So sa buhay pa tayo hanggang ngayon, healthy tayo ngayon. Kung isipin natin, wala tayong COVID. Thank God, di ba? So, it's by His grace, di ba? May nakakain tayo. 6:30 na, maya-maya, dinner na. So, lahat yun, biyaya ng Panginoon. So, dapat di tayo nagre-reklamo. Okay? Sa kalaluan, ang mga biyaya ng ang mga Gibeonita ay naging mamamayan ng bansang Israel. So, naging paraan sila para magtayo ng pader sa Jerusalem. Yun, hanggang sa pagkatapon nila sa Babylonia. O, sino sumagbasa ng mabang ito? Ana, basahin mo muna. Okay pa.
Ang ilang tao tulad ng mga Gibeonita ay sumasali sa iglesia, ngunit nagkukumari. Bagaman nagsisikap tayong huwag mangyari ito, totoo rin na ang ilan sa kanila ay dumarating sa tunay na pananampalataya sapagkat naririnig nila ang pangangaral ng Ebanghelyo. Ang ating mga iglesia ay dapat na nakatuon sa pangangaral ng Ebanghelyo upang ang lahat ng mga dumadalo ay makarinig at sumampalataya kay Kristo. Ayan, napakaganda nito mga bata. So, di ba, kayo nakaka-attend church, iba nanonood sa ano, sa online worship. So, yung tulad ng Gibeonita, hindi bang pumapasok sa simbahan ay may kanila-kanilang intention or yung parang gustong gawin or objective. Pero hindi natin yun naman ano, na hindi naman tayo natutuwa na or hindi naman natin sila ipapinapaalis, pero kaya yung magandang or yung tunay na pagbabahagi ng salita ng Diyos sa simbahan ay napaka-importante dahil ang mga dumadalo or yung mga gustong dumadalo with ibang intention ay nabibiyayaan ng tunay na salita ng Panginoon. Kaya, let's be thankful at pag-pray natin ang mga pastors at mga preachers na gabayan sila sa pag-preach dahil importanteng naririnig natin ito at pagbulay-bulayan. Yung mga parents nyo naririnig ito ngayon, sinishare sa inyo. At yung mga parents nyo, attend kayo ng Children's Bible Study. Di ba? Para marinig nyo at sumampalataya kay Kristo, makita nyo sino ba ang Panginoon, ano ba nangyari sa buong panahon ng Biblia. Okay? So, dapat nakatuon. Yun ang number one objective ng church. Okay? Number one objective ng church. Mangaral ng Ebanghelyo, tunay na Ebanghelyo. Okay? Oh, yan ang ating verse of the day. Basahin natin sabay-sabay. Okay, tanggalin nyo muna or mute kayo bala na. Sa bilang ng tatlo, ha, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Sa Panginoon ay buong puso kang nagtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya ay iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Sa lahat ng lakad. Lahat, talaga, literal na lahat. May aalis kayo, pray, di ba? For safe trip. May mga decision kayo. Sa mga school nyo, this coming August, pag-pray nyo na maging maayos, di ba? May assignment kayo, pag-pray na bigyan kayong talino. Dahil, ako matalino po ako, teacher, hindi ko kailangan. Hindi, yung talino mo, pinagkaloob yan ng Panginoon. Yung galing mo, pinagkaloob yan ng Panginoon. Okay, naiintindihan ba? Okay, may katanungan mga bata. O, tayo, may question ba? Narinig ba ako lahat? Parang hindi ko alam kita yung mic ko. Si Nigel, nag-raise ng hand. Nigel, nag-raise ka ng hand. May gusto ko i-share? Pakinggan natin. Hindi ba ako nag-raise ng hand? Ah, okay. Sige, kanina pa pala yan. Okay. Pastor, mag-pray tayo. Or kayo po. Okay. Sige, tayo po ay manalangin. Salamat po, O Diyos, sa hapong ito. Nakita namin ang biyaya ninyo na ipinagkaloob sa mga Gibeonites. Nagawa nila ang kanilang ginawa. Kumampi sila sa mga tao ninyo. Kumampi sila sa inyo, O Diyos. Alam nila na ang pangako ninyo kay Moises ay totoo. Salungat sa ginawa ng mga kasamahan nila doon sa Kanaan na nagkakampi-kampi laban sa Israel, pero sila hindi kumampi sa mga iyon dahil alam nila na mas mabuti pa na ipagkatiwala nila ang kanilang sarili sa inyo dahil alam nila na totoo ang inyong salita. At bagamat ginawa silang at laborers doon sa Israel, pero kinalaunan ay naging kabahagi sila ng Israel. So they really found grace and favor in your sight because they believed in your word. They believed in your word. Nawa po ay kausapin niyo rin ang mga makasalanan. Ang mga makasalanan ay tinatanggap ninyo kung merong tunay na pagsisisi at pananampalataya kay Kristo. Na sa kabila ng kasalanan, kahit gaano kaitim ng kasalanan, katulad ng mga Gibeonites, ay kung lumapit sa inyo ay tatanggapin ninyo. Sa biyaya lamang, hindi nalipol, hindi pinaslang ang mga Gibeonites. Sa kabila ng kanilang katusuhan, biyaya lamang iyon
Panginoon. Kami din makasalanan, hindi kami karapat-dapat sa kaligtasan, ngunit niligtas ninyo kami sa pamamagitan ng inyong awa. At nawa po ay ganun din sa mga kabataan ito at sa mga nanonood na mga magulang at sa mga manunood pa, naway makita na ang lahat ay sa tanging sa biyaya lamang ninyo. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat, kids. Thank you po, Kuya Jonathan. Okay, thank you, Red. See you someday. Hello, bye. Hello, everyone. Hello, bye, Natalie. Bye. Hello, Vera. Hello, hello, pa. Hello, bye. Hi, Jeff. Bye, Satan Joash. Brielle. Another picture. Atin Oren. Hello, everyone. Hello. Hello, Bella, teens. Ana, sino kasama mo, Ana? Si Adriel. Hi. 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 Sino kukuha ng picture? Ikaw, Jeff. O, Pastor. Okay, isa pa. One. Turn on your camera. Turn on your camera. One, two, three. One, two, three. Mira. Alright. Okay. God bless everyone. God bless. God bless po. Thank you. Thank you. Thank you, Jonathan. Sige po. Ingat po. Bye po.